Hello mga kasama, welcome to my YouTube channel. Mag-gagawa ulit po tayo ng panibagong video regarding sa vacuum cleaner at sa dust separator. Ito po, meron po ako dito yung dalawang vacuum cleaner na ginagamit ko kapag ako yung may ginagawa na project. Ito pong isa ito ay Lotus na 6 gallon, 120 watts, wet and dry. Ngayon po, meron din po akong pang-backup na isang maliit na Daiwo. Ito pa'y ginagamit namin sa bahay. Ang linis-linis. Pero ngayon po, ginagamit ko na po siya sa working area ko. Sa paggawa-gawa ko. Kasi nga, kung nga ako maliit ang aking area, medyo kailangan ho, merong vacuum para po yung dust hindi po masyadong kumalat sa area po namin. Ngayon po, ito naman po yung dust separator. Ayan po itsura niya. Ayan. Ito po ay nabili ko sa Lazada. Walang po matanda kung magkano ang inabot ito, pero alam ko less than 1,000 to. Yan lang pong yung separator lang po, yung pong puti lang na yan, hindi po kasama yung hose. Ngayon po, ipakikita ko sa inyo ang pagkakaiba ng may dust separator sa vacuum. Ito po ang buksan natin ito. Ayan po, makikita po ninyo rito, ayan, malinis. Malinis po yung vacuum na yan. Ngayon ho, dito naman ho, meron tayong dust na pansample. Ayan po. Ngayon, tetestingin po natin yan. Itong dust na ito, para ibabakin po natin dito sa Lotus. Tingnan po natin ang resulta, makita nyo. Ayan po. Ayan yung dumi na pinakyong natin. Ayan po. Binalik natin yung ganyan po ang sistema. Ngayon naman po, itatry natin kabitan ng dust separator. Ayan. Dito po makikita ninyo ito. Ayan po yung dust separator natin, walang laman. Ngayon, tingnan nyo ang magiging itsura ko ng ating container. Pagka pinander ko ito,
na nakikita niyo naluluto. Ito pa, alisin natin itong ano yan. Alisin muna natin. Ang sikreto po riyan para hindi siya mayupi. Ay, ito. Itong circular nito, itong bilog nito. Lalagyan po natin siya ng bracket. Ayan. Liligyan po natin ng bracket na ganyan para hindi siya mayupi. Takpan po ulit natin. Ngayon, tingnan natin yan. Ibabacuum ulit natin ngayon itong dumi nito. Makita niyo po rin dyan. Baka makita niyo po. Ayan. Hindi siya nayuyupi. At wala rin pong alikabok. Titingnan natin kung saan po napunta yung dumi na binapium natin. Ayan. Nakita niyo po, malinis. Malinis po yung container natin ng vacuum. Ayan po. Ngayon, titingnan na natin naman yung itong ating dust separator. Yan po. Ayan, dyan napunta. Yan po yung dumi. Ito pong bracket na ginawa po natin to. Ito po ay plywood. Plywood po siya na ginamit ako ng jigsaw. Sinukatan ko siya ng pabilog. At ginamit ako ng jigsaw para mabilog siya. Yan. Yan po ang technique po dyan para huwag mayupi yung ating container. Since ito po ay isang plastic lamang, ito po ay timba ng pintura ang ginamit ko rito. Timba po ng pintura. Ayan nga po, meron pang ano, from Davis pa yan. Ayan. Yan po ang pagkakaiba ngayon ng mayroong dust separator at wala. Ang kagandahan po namin dust separator, ang ating vacuum cleaner, maganda ang malelesin ng maintenance kasi unang-una hindi dumi-dumi yung filter. At pangalawa, yung container niya hindi rin nadudumihan. Ang nangyayari lang po, doon lang pumupunta ang dumi, pagka naubos, tapon. Hindi katulad dito sa ating vacuum, pagka dyan mo nistay ang ating mga dumi, obligado pa natin linisin yung filter. Kasi for sure, may dust yan. Makita ko po sa inyo. Tulad po nito, yan. No? Nagkaroon po ng dust yan. Dahil kanina, ginamit natin na vacuum, na walang separator. Karoon po siya ng
Yan, karon po na alikabok na dati naman pong wala yan. Yan po ang pagkakaiba. Mga kasama, yun na lang pong ulit ang aking video. Sana po nakatulong at may natutunan kayo kahit papano sa aking munting makayanong kaalaman sa mga power tools. Sana sa susunod po ulit na video, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Bye-bye!